Philippines. At nandito ako para ipakita sa iyo on how to prepare a chip tile. As you can see, meron tayong mga chip tiles dito. Ayan. See the chip tile. I will show you kung paano tapalan ito. Okay, what we need, here are our materials. So, we have our all-purpose epoxy. Okay, some sandpaper. And some paints. Ang purpose ng paints, guys, is syempre, epoxy yan. Hahabulin na lang, we will try habulin yung kulay ng tile. So, let's start. First, kunin natin yung epoxy natin. Okay. And then, mag-mix tayo. Okay. Ayan. So, meron na pala siyang, convenient. Meron na siyang spatula. So, kompleto na siya, guys. So, all we have to do is try to mix our soup. Mix our epoxy. So, trial muna tayo. I don't want to mix ng maraming-marami. So, let's do this. Try muna tayo dito. Okay. And here. Okay. So, let's try to do this evenly. Ito. At ito. So, same amount. Okay. Try natin. And let's mix this one. So, ito yung magpapatibay sa ano muna natin. Ayan. So, gagawa tayo ng solution. So, as you can see, guys, magiging parang paste siya. So, ready na siya for use. So, here. So, gawin natin pa din ito. Try natin siya. Okay. So, yan o, guys. So, I'm trying yan o, para maging evenly distribution. Yung even on distribution niya. As much as possible. Tapos, isa-sandpaper natin yan kapag natuyo na siya. So, ganyan. So, papantayin natin siya. Diba? So, inaano natin yung chip tiles. Pinupuno natin. Filling the tiles is not a problem kasi nakita nyo naman kung gaano kadali. Ang mahirap dito is yung kulay. Puting the color. Kasi as you can see, pepainta natin siya ng puti. Tapos from there, tatry natin magmatch yung ano. Para lang hindi masyado masagwat. See guys, so at least yung... So we'll mix again. Mag-mix na naman. Bilis siya matuyo, oh. Sticky ka agad siya. Bilis. Ulitin lang natin yung procedure natin in filling up yung mga holes. Notice yung mga gilid, hindi ko nilalagyan. Kasi, ano, kasi dapat ang nilalagay dyan yung groove. Groove yung tawag nila, yung white cement. Ang habol natin dito is to patch the chip tiles. Kaya dito ako nagko-concentrate. And we will even this up with sandpaper. If you're wondering how much it costs para to repair this damage, ang in-estimate sa akin is 1,500. Kaso hindi dumating yung gagawa. So, I'll just showing you on how to patch this up. Kung halimbawa, hindi siya dumating, hindi siya masyadong nagiging malala. Kumbaga sa daan, ito yung asfalto natin. Hindi natin tinibag yung buong kalye. Pinatungan natin ng asfalto.
medyo matigas na. Ito yung sinasabi ko. Kaya hindi ako nagtitimpla ng marami, guys. You can see, ang bilis niyang tumigas. Hindi, mabilis, kumbaga, mahirap na siyang simutin. Masasayang kapag nagtimpla kayo ng marami. Kaya pa kunti-kunti lang ang timpla talaga. I try also, guys, sumanap sa hardware natin nung sinasabi nilang glaze. Unfortunately, wala sa hardware natin yan, yung mga glaze na sinasabi nila. Kasi sa US, dun sa ano, meron silang ready mix na. Para siyang liquid paper, mga friends. Para siyang liquid paper na ipapahit mo lang na ganun. And it's so easy to use. At ang maganda pa dun, before mo siyang ipahit na ganun, pwede kang maglagay ng small amount dito, tapos ihalo mo na yung paint mo. So when you do spread it here like this, makikita mo na agad kung nagmamatch yung kulay mo or yung magiging final appearance mo. Sadly, wala akong makita ng glaze sa mga hardwares natin. So ang option natin to fill up these chip tiles is using epoxy. And para mahabol yung kulay, we will have to sandpaper this after 24 hours of dry and tsaka natin itinturahan. Guys, yan yung mga paints na gagamitin ko para pabulin yung kulay ng mga tiles natin. Pero we'll show that later because it needs yung epoxy, mas maganda to dry it 24 hours. So I'm just showing you the application, how you can do this. And then, pagka natuyo siya, isa-sandpaper natin siya and then let's see if mako-color match natin. O nga pala, yung 1,500 is good for 10 tiles, labor and materials na yun, guys. And guys, so ito rin, no? So marami rin chip tiles. We'll just do the same procedures na ginawa natin kanina. So here, grabe talaga yung mga chip tiles niya. Kaya, please lang sa mga those people, magkaroon kayo ng quality consideration. Kapag gagamit yan ng counter, magkano lang naman yung chopping board. Tignan yung damage na iniiwan na. Minsan nasa taak lang na. So we're trying to patch this holes again. Ito, marami din. Although hindi siya ganun karami tulad sa kabila, pero mas maano to. Mas malalim yung mga ano niya damage. Tapos yung dikit-dikit pa. So continue what we're doing. Eto na siya. Tingnan nyo. So natuyo na siya. Matigas na siya. I use 24 hours drying method. Then we're going to use our sandpaper para magpantay siya. Siya tayo. Try natin siya mag-inisip. Okay guys, now mararamdaman natin smooth na yung kanyang ano, so we'll try to paint it with ano, white. A little of our paint and we try to apply the white paint muna here para hindi siya messy, as you can see. And then tsaka natin hahabulin ng kulay, so we want to spread it as even as possible. Actually, ganito yung itsura ng white glaze, guys. Yung sa wala sa hindi ko nakita sa mga hardware. Para lang siyang ganito, ipapahid mo siyang directly ganito. Hindi na kailangan ng ganito ang magiging effect ng glaze, guys. As in ganyan lang. Since wala, ito yung ginawa natin.
kung naging plain white tiles to guys, tapos na to. Ito na yung pinakakulay niya sana. Since may konting kulay to, so akagulin natin siya. Pero you can just imagine, kung plain white ito, tapos na dahil, job finish na to. Yan. There you are guys. So, na-patch na natin yung chip tiles. The problem is, white siya versus dun sa background. So, kung nagpa-install tayo ng plain ordinary white, hindi naman siya kumikita yun. So, yan na siya. Lalagyan na lang natin siya ng konting yellow. We finished patching up with this with epoxy and white color base paint. So, we'll just wait another for 24 hours to let the paint dry. And then, papatungan na lang natin siya ng color base paint. Hi guys, so let's continue on patching up our chip tiles. Ngayon what we will do, irarab lang natin ito ng sandpaper para pumatay ng konti to smooth out yung rough edges. Tapos, papahiram lang natin siya ng paint para umano. Ito tinatanggal lang natin yung mga rough edges. Pag nag-clear na siya, yan o, smooth na siya. Pag nag-smooth na siya, pwede na natin siyang gagawin na paint. Ang glaze, kapag umili kayo ng glaze, as I said earlier, ganyan lang yung magiging itsura niya. Kaya nga, it is much easier kung white yung tiles nyo. Kasi tapos na yan kung white yung tiles. Kaso since may color siya, so hahabulin natin yung kulay ng tiles. Halos pareho. So this one hopefully will patch up the color guys. So, ang worry ko lang dito guys, pag yung dapat ito hindi babagsakan or something kasi machichip yung paint. So kapag nagwo-work ka dito sa lababong to, hindi dapat siya yung direct contact. Eh. Malalim yung group niyo kaya minsan dumadap. Okay guys, so ayan siya yung finish ano natin. Kung titignan niyo yung start ng video natin, marami siyang basag, marami siyang chip. Now, ito parang pinano lang natin siya yung parang para hindi na siya yung masagwa or basag-basag tignan. That is our finished product. You can have your tiles replaced, pero since hindi nga dumating yung magre-replace ng tiles, what I showed you, in epoxy ko lang, nilagyan ko lang ng white base paint, pinatuyo ko lang sa paper, and then I paint it like this. If you're doing this project at home, it's up to you if kung gusto nyo i-paint the tiles. Pero what I did, parang ginawa ko na lang siyang parang design kasi nag-concentrate lang ako sa mga chip na talaga. Now, let's try natin tinturahan itong white base natin. Kabulin natin with a shade of yellow. Try lang muna natin, ha? Okay. I would like to make it as light as possible. Kasi guys, tignan mo to. So I will just make this effect. Kasi lighter ang color ng tile. So what I'm trying to do, I'm not putting it all up. Kasi I'm trying to create this effect. Kasi yun yung kulay ng tiles. So this one would be much simpler as compared dun sa blue na ating ginawa na obligado tayong i-paint yung buong tile. Since this one is a design tile, hindi ko kailangan gawin yun. So, here is the finished product of our Unit 5. Okay. Now I've shown you some quick tips of how to make adjustment in your chip tiles. I do hope na naging helpful tong video and try it kung uubra sa inyo. Bye-bye!